To, kwentuhan naman tayo kahit papaano. Konting daldalan lang habang kumakain ng lola niya ng peras o pears. Alam niya naman siguro na ngayon ng balita, ano? Special dun sa mga monetized na, like me. Monetize na ako sa ads on Reels at saka sa in-stream ads. Kaya nakita ko yung update ni Uncle sa aking ads on Reels at saka sa in-stream ads that as of or starting October 6, kapag nagkaroon ng violation yung aking mga pinapost, maaaring hindi maging eligible sa payout. So, sayang, di ba? Kaya dyan sa mga hindi pa monetize, konting ingat, especially ngayon, marami na rin pala mga salitang hindi dapat banggitin at hindi dapat isulat. Alam niyo naman ngayon ang buhay sa social media. Nakakahigpita na talaga. Dahil, honestly speaking naman kasi, may mga bata, matanda na nanonood at may mga ibang lahi. Doon sa mga ibang lahi, siguro yung mga words na sinasabi natin or sinusulat para sa kanila is nakaka-offend. So, kinakailangan talaga maging maingat tayo. Meron na nga rin tayong mga kalahi. Tagalog na ha, Tagalog, Pilipino. Pilipino siya pero hindi pala sa Tagalog. Bisaya, pag binanggit mo pala yung salitang grandfather sa Tagalog, para pala sa kanila yon ay masama. Masama ang ibig sabihin, hindi ka aya-aya. Kaya ingat po sa pagbanggit ng salitang yon. E ginagamit pa naman natin yon sa ating namumuno dito sa social media. Kay Uncle. Kaya mag-iingat po tayo sa mga binabanggit natin, mga salita at mga sinusulat. Ganyan talaga ang social media ngayon. Ang dami ng bawal. Pero nung hindi ka pa, or nung hindi pa ako, or tayo, naka-professional mode, kahit anong sulat mo, kahit anong banggitin mo, pwede. O diba, totoo naman, sige nga, iba kaya ang platform nung wala ka pang professional mode. Kahit anong isulat mo po, pwede. Walang nagbabawal, walang magre-restrict, walang magbibigay ng violation sa'yo dahil wala ka namang professional mode. So you are free as a bird na isulat at ibanggitin ang mga gusto mong sabihin at isulat. Not like now. Meron ng professional mode. So meron tayong mga guidelines, policies na dapat sundin dahil yun ang patakaran ng nakatataas. Kung ayaw mong sumunod, ay huwag ka na magpursige mag-upload kung hindi mo rin naman susundin ang mga policies sa Facebook, sa social media. Gusto kong magsalita ng ibang words. Kaya lang, I'm afraid baka mamaya maka-offend. Kaya, ingat-ingat, pati ako. Kine-curvious na rin sa mga salitang dapat banggitin. Kaya guys, ayan, tamahan niyo akong kumain ng peras. Pears in English, in Italian is pera. Sa Tagalog, ang pera, datong, money. Hindi ko pwede ipakita kung paano kung pinipira. Pero sa yung ating
peers, o per, o pera, o datum, baka magkaroon ng violation. Ano pa bang gusto nyo malaman, guys? Kung meron kayong magustong itanong, please comment down below. At kung hindi ka pa nakafollow kay Corazon Diwara, ano pang nintay mo, i-follow mo na. Kung manonood kayo ng aking mga reels or long form, huwag na mag-skip yung ating advertisement, ha? Yan lang ang konting tulong, advertisement. Ang sarap, ang tamis niya, oh. Malapit ko na maubos, isang pears. Kaya hindi ako mahilig sa sukal, di ba? Yung prutas, it contains natural sugar. Andyan na siya. O ano pa bang pag-uusapan natin? Wala na akong masabi. Kayo naman ngayon na magtanong sa akin, ha? Kung anong gusto nyong malaman? Kung anong gusto nyong itanong? Kung kaya ko naman, sasagutin ko, why not coconut? I-comment down below mo na lang kung ano yung mga gusto mong itanong. So bye for now, guys. Keep safe, everyone. Dun sa mga hindi pa monetize, ingat-ingat sa pag-upload. Review yung maigi bago niya i-upload. Titignan nyo rin yung background kung may mga object na hindi kaaya-aya. Dahil isa rin yon sa nagkakaroon ng violation. Yung mga object na nakapaligid, titignan nyo, ha, baka hindi angkok sa ating namumuno, eh, ma-violation pa. Hanggang dito na lang. Ingat.